evening mga kabayan. Ito na yung day 4 natin. Yung DIY kitchen, dirty kitchen natin. So, dati yung pader lang to na simple noon na may mga tanim-tanim dyan. Kaya mapapansin nyo may botas. Pero natakpan na siya ng semento. At ngayon ito na po yung finished product ng DIY dirty kitchen natin. So, may mga kuwan na siya, kaserola, may tanim pang cactus doon. So, meron na tayong lagayan yan. May sangkalan, may kutsilyo, nilagay na natin yung mantika, yung sterilizer natin, yung mga pag naugasan na kutsara, mga ganyan, ni-sterilize natin. Tapos, may sabon na din tayo dyan. Tapos ito na yung sink natin. Bali, dalawa po. So, for example, kung galing tayo sa palengke or kung naguhugas tayo ng plato, dito yung pagsasabunan natin. Pag nasabunan na natin, lalagay natin dito. Tapos dito na yung drying station. So, hindi namin kinuha yung kwan single, yung may patungan. Mas gusto namin yung dalawa. Para at least, ito na lang yung minimove lang namin. Para at least, kung dito yung sabon, magsasabon ka, lilipat mo naman yung mga nasabunan mo, dito naman yung banlawan. So, minsanan lang, kasi apat lang naman kami. So, minsanan yung pagsasabon, sasabonin na lahat, tapos dito naman babanlawan. Tapos dito naman ilalagay yung drying. Idadry namin dito. So, idadry namin dito lahat ng nawagasan. So, depende sa inyo, at least nagkaroon kayo ng idea, yung built-in natin na DIY. So, madali lang gawin siya, basta may welding machine kayo. At ang ginamit lang natin dito yung pinaka maliit na angle bar. Tapos, flat bar ang ginamit natin. Gumamit tayo ng flat bar, yung pinaka maliit din na flat bar. Tapos bumili tayo ng tiles, tatlong piraso lang to. So talagang yung sukat nitong ginamit natin is talagang eksakto na 60 by 60 lang para wala ng cutting. Kaya kung mapapansin nyo, tatlong tiles to na magkakatabi. So ibig sabihin 180 centimeter lahat. So 60 by 60 by 60. So wala ng cutting na nangyari. Para at least mas madali. Wala na. Bili na lang kayo ng tiles. Ang gagawin nyo. So, 60 by 60. Yung sukat nitong lapad nito. Tapos, kung ano yung sukat ng sink na may bibili nyo, yun na din yung sukat. Pagkakagawa. Sasalpak nyo na lang. Tapos, gagamitan nyo siya ng tile grout. So, depende sa inyo yung kung ano yung binili nyong tiles. Kung anong kulay. Kung cream. Di cream din na tile grout. So, ito yung binili namin gray. Kasi medyo gray itong tiles na binili namin. So, kung mapapansin nyo, parang sasabihin nyo kung malayuan ng tingin is parang marble siya. Hindi po. Tiles lang po to. Yung granite na siya, sabi nila na tiles. Granite. Na 60 by 60. Ayan. So, dito sa baba, dahil dirty kitchen nga, hindi na kami naglagay ng drawer pa or whatever. Kasi dito, open talaga dito. Maganda kasi magluto dito. Lalong-lalo na pag prito or yun talagang makalat na lutuin. Mas maganda na dito kasi yun normal na bricks to yung nilagay dito. So, lalabas. Kung mapapansin nyo, pag didiretso natin, papuntang labas na yon. Garahe yan, papuntang labas na. So, open na open talaga. So, ito yung lutuan. Nilabas na rin namin yung lutuan. Kaya, andyan yung mga ingredients. Tapos, pag dito na rin kami kumakain pag kung minsan may kumakain din sa loob. Pero dito na rin. Sinanay na rin namin dito sa labas. Para at least kung may mahulog na kanin, lalo na pag may bata kayo. Ayan, tignan nyo yung anak namin na babae. Ginawa niya itong dirty kitchen na
dito na din siya naglalaro ng lutulutuan niya or whatever. At least kahit magkalat siya, hindi siya magkakalat sa loob na. Oh, yan. May tambayan din siya dito. So, dito. Yan. Mahuhulog niya or whatever. Anong gagawin niya? Yan. Dito naman yung laundry area namin kasi. So, may view tayo dun sa labas. Yan. Ito yung mga nakalagay dati dito dati. Yan yung mga yan. Nakasabit yan na plants. Eh, nung nandito na ako, talagang klinos ko na yan. Lahat still yan. Yung frame niya is ganito din. Yung angle bar ang ginamit ko lahat yan. Tapos pininturan ko ng primer na red oxide. Tapos flat sheet ang ginamit. Diretso, diretso, diretso doon. So hindi ka makikita nung magiging kapitbahay mo doon. So dating labas lang to na normal. Ay ngayon ginawa na naming dirty kitchen. So mas maganda nga naman na magluto dito. Mahangin, fresh air. Tapos may view ka din konti na nakikita doon. May mga taong lumalabas. Ayan, yung mga ganyan. So, pag dadaan tayo dito. Pag lalabas ka na kasi. Yan po yung angle bar. May project pa akong gagawin kasi. Ayan. Ito yung garahe namin. Pag, ayan, yung door na yan, diretso na. Pubuksan na lang. So, balik yan, ito yung ginamit ko dyan. Yung nagtatanong ng flat sheet ito. Flat sheet po yan. So, may project pa kasi, tutuloy ko pa po doon, sa dulo. So, yan lang po, yan. Tingnan nyo yung kitchen. Very simple, ah. Sinarado nga na yan, para may privacy. Ayan. Yan. Yung drainage. Yung downspout, oh. Dati, diretso lang yung ulan dyan. Wala kasi ito dati. Ngayon, oh, diretso na dun. Oh. So, per emergency, pag walang kuryente, mayroon din kaming bombahan. Andun naman yung balon namin. Doon na part. So, yan. Yeah. So, yan. Pwede nyo din pong gawin yan. Mag-imbes lang po kayo ng konting gamit. Grinder, welding machine, yan. Pag may ganyan kayo, ang dami nyong project na magagamit. Kasi napapansin ko, itong mga ganitong design, i-research nyo po dun sa Lazada or whatever, meron pa silang mga product na ganitong binibenta, na i-assemble nyo na lang. Eh, ang mamahal, may 10,000, may 8,000, ganun. Eh, yung nagastos ko lang po namin dito sa materialis. Nasa 3,000 po, package na yan. Napili nyo pa yung, sarili nyong sink. Ganyan. Mas malapad pa at mas mahaba pa po. Meron pa dun sa taas. Mas matibay pa. Sigurado ako mas matibay pa. Kasi angle bar po to eh. Sa totoo lang, mahirap din magbutas niyan. Kung wala kayo talaga yung special na pambutas ng bakal, mahirap bumutas din. Yan. Yan po yung day 5 natin. Finish na. Yung DIY dirty kitchen natin na made by steel at granite na tiles. Yan, by 60 by 60. Kaya wala ng cutting. Tile grout na lang ginamit namin. So, 60 by 60. Tatlo lang na tiles. Kakatabi. Ganon din sa taas. Yung 60 by 30 naman ang ginamit. Na tiles. Ayan. Kaya hindi by 60 by 60 para at least pag ngayon naghihiwa ka dito, hindi ka uuntog dyan. Ayan. Oh, may kaldero. From smallest to biggest. Ayan. Dito naman yung kawal. Yan, dito na lahat. Mas gusto ko na dito magluto kasi sa loob. Ito kasi yung kitchen namin naman dito. Sa loob. Yan, yan po yung kitchen namin sa loob. Pang display na lang po yan. 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 Dito na yung lamesa namin. So, hindi na po gagamitin yan.
pang design design na lang po yan. Dito na yun talagang mayu-use everyday. So sana nagkaroon po kayo ng idea. At kung bago ka lang dito sa aming channel, i-click niyo na po yung subscribe button at yung notification bell para at least updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload namin. God bless at mabuhay po kayo lahat. So ito po yung continuation ng project ko. Hindi pa po tapos hanggang dun sa dulo. Para sarado na po dyan. Ito pa yung laundry namin. Bakal po lahat. Yan. God bless po. Mabuhay po kayong lahat.